Parurusahan pa ba sa dagat-dagatang apoy ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus? Maraming tao ang natatakot lalo na sa ating panahon ngayon sapagkat unti-unti na raw natupad ang mga hula na mababasa natin sa Biblia tungkol sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Sinasabi nilang malapit na nga ang paghuhukom ng Diyos. Marami ring nagsasabi na hindi pa matitiyak ng tao sa ngayon at wala pa raw pa siya ang Diyos kung mapupunta ka ba sa langit o di kaya'y sa impyerno. Mga kaibigan, ang Biblia ay tinatawag po na salita ng Diyos, meaning nagpapahayag siya ng mga kaalaman na pwede na nating malaman ngayon kung saan mapupunta ang ating kaluluwa kung sakaling bawian man tayo ng buhay. Maliwanag din ang turo ng Biblia tungkol sa pamumuhay na sigurado na mapupunta sa impyerno. Alam kong pareho lamang ang ating Biblia. Hayaan ninyong basahin ko po ang nakasulat tungkol sa mga taong mapupunta sa paghatol sa dagat-dagatang apoy. Sinasabi po sa 1 Korinto 6:9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunyan, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Verse 10, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Sa pahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapit, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mga kaibigan, binabasa ko lang ang sinasabi ng kasulatan na matitiyak na rin pala ang impyerno doon sa mga taong hindi tunay na naglilingkod sa Diyos. Ngunit, ang langit kaya ay pwede na bang matiyak ngayon? Sabi po sa Roma 8:1, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. May pag-asa pa palang hindi maparusahan kung makipag-isa tayo kay Jesus. Kung tayo ay lalapit sa Kanya, kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. May panawagan si Jesus sa atin mga kapatid. Dito po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang luha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Dito pa lang sa mundo, may pauna nang sinasabi ang Biblia na pwede na nating matiyak ang buhay na walang hanggan at ito'y matatagpuan kay Jesus na dapat nating lapitan. Sinasabi po sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay na kay Jesus. Meaning, kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, matitiyak na natin ito at hindi na tayo parurusahan. Sa Juan 3:18, hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Mga kaibigan, mahal ka ng Diyos at siya'y mayroong magandang plano sa buhay mo. Hindi mahalaga kung gaano karami at karumi ang ating mga kasalanan. May pag-asa pa. Kung nais mo ng buhay na walang hanggan, magpasya kang sumampalataya kay Jesus ngayon mismo. Buksan mo ang iyong puso at anyayahan mo si Jesus na pumasok sa puso mo sa pamamagitan ng iyong pagtanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. At mamuhay ka na sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hanggang sa muli, inaanyayahan kitang manood at makinig sa aking
Bible Study dito sa aking YouTube channel at Facebook page. At para lagi kang ma-notify sa aking mga susunod na video, pakiclick na lang ng subscribe button at pindutin ang notification bell at piliin ang all at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page. Salamat sa inyong walang sawang panonood at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Sa muli, tayo naman ay magkita-kita sa aking mga susunod na videos. God bless everyone. Oras ko at panahon, dahil ikaw ang nagbigay.